guys, welcome back again sa aking channel at Helen's TV. For today's video guys, gagawa naman tayo ng date bars at saka tortang tuna. So, umpisahan na natin. Mayroon tayong 1 cup na dates. Kinat up ko na yung iba. Ito siya. Mayroon tayong 1/2 cup na butter. 2 eggs, 1 cup flour, 1 cup sugar, 3/4 cup ng Quaker oats, 1 teaspoon ng baking powder at saka salt. So, umpisahan na natin. Sunod natin ang ating sugar. Then ang ating 2 eggs. Add natin yung ating flour. Then ang ating salt at baking powder. Then ang ating dates. Haluin lang natin mabuti. At isunod na rin natin yung ating Quaker oats. Ang ating vanilla, 1 teaspoon.
Tanawin lang natin ulit ng mabuti. So ngayon ito transfer na natin sa ating baking pan. Baking pan. Kailangan natin haluin ito ulit. So, ito okay na. Andun yung ulam, sorry, kung kakain ka. Kumain ka na? Hindi pa. Tahali tayo? Hindi, sa'yo na yun. Meron ka? Oo. Nandun, patayin mo na lang. So, ito na yung ating meat bars. Ready nang i-bake. I-bake natin ng 30 minutes sa 200 Fahrenheit. So, ayan. So for the meantime guys, habang nag-antay tayo ng ating binibake na maluto ay gagawa tayo ng tuna. Ang gagawin naman natin ay tortang tuna. So mayroon tayong tuna, mayroon tayong ginagad na patatas, zucchini,
chopped onion, 1/4 cup ng flour, chili powder, salt, at saka paminta. So, paghalo-haloin lang natin ang ating mga sangkap. Wait, maglagay tayo ng mantika para naka-ready na mga. So, ayaw niya. Paghalo-haloin lang natin ang ating mga sangkap. So, ito yung flour, tuna, ginagad na patatas, zucchini, chopped onion, at saka green onion. Maglagay tayo ng salt, chili powder, at saka paminta. So, ngayon naman, idadagdag natin yung ating dalawang itlog. Haluin lang natin ulit. Maglagay muna tayo ng mantika. So, ito yung mixture ng ating tuna, tortang tuna. So, dito naman sa kabila, hintayin lang natin uminit yung ating mantika. Ayaw niyang sumindi. So, mainit na yung ating mantika. Ay, nasira. Nagalaw ang ating
aking ring light. So guys, mainit na yung ating mantika para sa ating tortang tuna. So umpisahan na natin mag-prito. So, antayin natin maging mapula, tapos saka natin baliktarin rin. So, ngayon naman, dito ay magluluto tayo ng ating kanin. Naglagay lang tayo ulit ng oil. So, mainit na yung ating oil. Maglalagay lang tayo ng vermicelli. Ito ay fried rice na may vermicelli. Check lang natin ang ating tuna. So, try natin yung ating fried rice. Mayroon tayong nakababad na bigas dito. Regular rice. Ilalagay lang natin ganyan. Dinaluin natin, napaso ako.
Then, lagyan natin ng mainit na tubig. At maglagay din tayo ng asin. Antayin natin kumulo. At takpan muna natin. So ngayon naman, i-chip natin yung ating tuna. Hindi pa siya mapula. And of course, inaantay natin yung ating deep bars. So dito naman, mag-iinit din tayo ng mantika. Para naman sa ating fried potato. So check muna natin yung ating wrong number ang ating tuna. Pwede rin kayo guys gumamit ng sardinas. So ayan, mapula na. At antayin natin kumulo yung ating kanin. At sa banda rito naman, mag-init tayo ulit ng mantika. Maraming recipe pero pakunti-kunti lang. So mamaya na lang, tapusin muna natin yung ating kalimot ako ng itlog. Wala na akong itlog. Anyway, madali lang yung isda. Sorry mo. Naamoy ko na yung ating deep bars. Ketchup lang ako na kumulo na yung ating kanin. Thank you.
So, ayan guys, medyo luto na yung ating tortang tuna. So, di ba ang ganda? Check natin ang ating date bars. So ang gagawin naman natin ay magpo-fry tayo ng potato. Ito siya. Ang style ko guys, para naman masarap ay nilalagyan ko ng naglalagay ako ng salt. Syempre, naglalagay naman tayo lahat ng salt. Then chili powder. Sa patata, then black pepper, at ang nagpapasarap ay ang basil leaves. So naglalagay ako ng basil leaves sa patatas, chili powder, paminta at saka kunting asin. So maluluto na rin ang ating tuna. Haluin lang natin. So ito na siya, ang ating potato. Ready to fry. I-check natin yung ating rice. So, yun ang mukha ng ating rice. Itsura niya pala. So guys, ready na ang ating tortang tuna. Again, check natin yung ating meat bars. Punti na lang.
So, nakatapos na tayo ng isang recipe. Ito na yung ating tortang tuna. At next, ang isusunod natin ay ang ating potato. Sunod natin yung ating potato fries. So, antayin lang natin maging pula ang ating patata. At ngayon naman guys, luto na rin yung ating date bars. So, antayin na lang natin yung ating potato and ang ating kanin. Thank you.
So, ang ating pangatlong niluluto ay luto na rin ang ating fried rice. So, yan. Then, last but not the least, yung ating potato. Half cook ko lang siya, guys, kasi mamaya pa darating ang kakain nito. So, half cook ko lang siya. At isunod naman natin yung ating maliit na fish fillet. So, mayroon tayong fish fillet dito. So, gagawa tayo ng fish escalope. Sanghiwa lang siya. Mayroon tayong flour, breadcrumbs, at saka egg. So, ito nilagyan ko na ito ng nakamarinate na siya ng black pepper at saka salt. So, guys, ito ang gagawin natin. Ididip lang natin sa harina. Then, after sa harina, i-dip naman natin sa itlog. So, after natin sa itlog, lagay naman natin sa breadcrumbs. So, ito yung ating fish escalope. And ready to fry. Yun. So, antayin lang natin ulit na luto. By the way, guys, don't forget to like and subscribe to my channel at Helen's TV. At paki-hit na lang po ng notification bell para maging updated kayo lagi sa aking mga susunod na i-upload na mga videos. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo sa aking niluto today. Lalong-lalo na yung ating meat bars kasi masarap po siya.
masarap na dessert. Lalo na dito sa Middle East, maraming meat bars. So, kayang-kaya nyo rin gumawa, guys. Thank you ulit for watching, guys. Bye-bye. And God bless. So, ito na yung ating done na tayo lahat. French fries at saka fish fillet. And for the next episode ba, gagawa tayo ng cabbage salad. So, gagawa naman tayo ng ating cabbage salad. Itutos lang natin ito ng olive oil, lemon, salt, and dry mint.